Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin ang G21 na brand. So ito yung first time kong magtetest ng G21 na brand, which is itong Super Powder Matte Water Stain nila. Dalawang shade lang yung meron ako ngayon. Bigay lang din kasi to ng friend ko. Tinest ko siya kasi matagal ko nang gustong bilhin to, pero minsan lang siya mag-sale. At saka sobrang dami nit. Sobrang dami na nagbebenta ng ganitong G21 na product. Hindi ko na alam kung fake ba to or hindi, kasi yung iba meron nga nagbebenta parang 50 pesos lang, ganun. Parang ni-repack lang na basta madali lang kasi gayahin yung kanyang packaging eh, tas roller pa siya. Hindi ko na alam kung saan ako bibili ng tunay talaga. Pero, ayun, buti na lang, yung brand na to, nagpadala dun sa friend ko, si Via Santos. Siya yung nagbigay nito, and kung galing sa brand yun, malamang original to. Pero yun, sinearch ko na lang kung magkano yung price range nito, and naglalaro sa 100 to 120 pesos. So, mas maganda kung panoorin niyo yung entire video para malaman niyo kung sulit ba yung ganung presyo. By the way guys, itong shade na to, pinaulit-ulit ko naman dun sa dulo ng video. Ang meron akong shade is Yumi and Sophia. So, medyo magkalapit yung shade niya. Ito yung, ito nga yung swatch. Actually, makikita niyo rin yan sa dulo ng video. So, just keep on watching. Check muna tayo. It's already 7:24 na ng gabi, and matagal-tagal natin tinest itong product na to. Halos lagpas kalahating araw natin siyang tinest. And ito yung G21 na brand. I think G21 ba tawag dito? So, ito yung Super Powder Matte Water Stain nila. Ang nakalagay dito sa packaging is, syempre, yung brand, yung shade name, kung yung 10ml niya, kung gano'n siya kadami, and yung ingredient, and kung anong klaseng product siya, which is yung Super Powder Matte Water Stain. Pag-usapan muna natin yung ibang details about this product. So, availability, saan niyo siya mabibili? Available siya sa malls, like yung mga pop culture na branches, yung mga nagbebenta na, yung mga may mga physical store na Instagram sellers na pwede niyong puntahan para bilhan agad nung, ano, nung products na binibenta or nire-resell nila. So, ang alam ko lang kasi nagre-resell na sikat na Instagram shop is Lipstick All You Can. Meron kasi silang branch sa Trinoma, pop culture. Marami naman nagre-resell nitong brand na to, yung G21. Nakikita ko siya minsan sa flash sale sa Shopee, sa Lazada. Marami talaga. As in, sikat tong brand na to. Nagtataka rin ako kung bakit siya sikat. So, ngayon ko lang siya na-review. Actually, hindi ko to binili. Bigay lang to sa akin ng friend ko. YouTuber din. Siguro na nakikita niyo siya. Yun si Via Santos. So, siya yung nagbigay nito. Binigay niya lang. And sabi ko, hindi ko pa naman nare-review to. So, grab the opportunity. Ayun. Etong product na to is
Yes. Nakita ko siya, yung price range nito, 120 plus. Yung basta, naglalaro sa 100 or 120. Pero may mga nagbebenta ng parang, hindi ko alam po, parang marami ng fake nito eh. So ito, padala sa kanya ng brand. And malamang sa original to. So yun yung price range, naglalaro sa 100 to 120. Kung mas mura doon, magtaka ka. Hindi ko alam bakit mas mura. Meron ako nakikita, tigsi 50 lang eh. Yung kung bakit. Sa drugstore, hindi siya available doon, Watson or Mercury. Hindi available sa Landmark Beauty Section, hindi rin siya available, especially sa SM Department Store Beauty Section. More on Lazada, Shopee, Beauty Manila, hindi rin sila available, especially sa Laura. Kwento ko muna yung mga pinaglalagay ko sa face, kasi nilagay ko rin siya as blush. So, kailangan malaman nyo rin kung ano yung mga pinaglalagay ko sa face. So, initially kong nilagay is itong Pond's na H. Miracle Double Action Serum. After nun, naglagay ako ng moisturizer from Madeca Derma na nilipat ko sa ganitong lalagyanan kasi mas madali siyang i-organize. Dito sa lalagyanan ko ng BTXX. And then, after nun, naglagay ako ng Focalure Mattifying Primer. Perfect Face Matte Primer. So, inuubos ko na lang to. After nun, naglagay na ako ng foundation. Pero, one layer lang from L'Oreal 24-Hour Fresh Wear. Tapos, naglagay na ako ng dinetest kong skin potions na Glow Dust. Yan, ibang video yan. Tapos after nun, nung nakita ko masyadong makintab, at naglagay ako nitong True Blend na from CoverGirl, yung pressed powder nila. So, yun yung kwento dun. Ay, hindi ko pala nasingit. So, after, bago ko ilagay yung skin potions and yung True Blend na pressed powder, naglagay muna ako ng blush. Pero yung shade na ginamit ko for my blush is itong Sophia na shade. Medyo mas dark siya. And yung other shade na nilagay ko sa lips is Yumi. Okay, so yun yung kwento dun. Yung buildability nito, guys, nagbi-build up siya, pero yung initial pigment niya is super pigmented. So, kumbaga kapag naglagay ka ng madami, nako, mukha kang clown. Sa cheeks, ah. Sa lips, yung build, pag binild up mo siya, nagda-darken yung shade. Ganun siya. Hindi siya yung kung ano yung kulay na nilagay mo initially. Hindi siya as is. Pumapatong siya ng pumapatong, nagiging dark siya. For blendability, okay naman siya i-blend gamit. Sa cheeks, okay lang siya. Ginamitan ko ata ng sponge, yung Beauty Blender. So, ginamitan ko nito para i-blend out ng mas diffused and mas kalat ng maayos. Tapos, ginamitan sa lips naman, tinry ko siyang gamitan ng brush. Pero, mahirap kasing gusto ko korte-korte dun sa lips ko yung ano eh, yung product. Dun ko siya, ginamitan ko siya ng brush. And okay lang din naman. Pero, yung roller. Ang problema dito is yung roller. Ba't ba nauso yung roller? Minsan kasi, or madalas pala, based sa experience ko, yung mga ganitong klaseng mattifying na lip product, tas nasa roller, nag-i-stuck sila dun sa roller and mahirap nang i-roll. Hindi pong tuyo na yung nasa taas na roll and kahit anong pahid mo or madiin na, hindi pa rin gumugulong yung bola. Kaya hindi ako nakakuha ng product. So, ang nalalagay ko initially is yung tuyong product. Yun yung naglalagay. Kaya, nung unang lagay ko is ang shade na nilagay ko sa lips ko pero binura ko, which is yung Yumi na nilagay ko sa cheeks. Akala ko kasi hindi siya ganun ka-dark. Pero nung binild up ko siya sa lips, ang dark niya. So, tinanggal ko, inulit ko, buti na lang may isa pang shade, which is itong Sophia. Pero medyo dark din siya kapag binild up mo. Pero, ayun. Yung unang shade na, ay yung unang kulay na pagkakalapat, yung one layer na yun, okay na sa akin yung ganung shade. Hindi siya super bitch look sa akin. Pag dark shade kasi, bitch look talaga ako eh. So, ayun. In terms of blendability, mas okay itong gamitan ng brush kaysa yung mismong roller. Parang ganun. Parang ang hirap niyang i-roll talaga kasi naninigas yung mga na to, yung matte. Nag-mattify na eh, nasa ibabaw. So, ang hirap niya ng i-roll. Parang ganun, basta nagigess yun naman. For coverage, in terms of sa lips, pasok siya dun sa mga gilid-gilid kasi water-based naman siya. Madali lang siyang pumasok dun sa ano. Kasi chapped lip ako, guys. So, ibig sabihin nun, kapag chapped lip, mas nakikita yung mga lines ng lips. So, ang pagka ganun, pag mousy yung product, medyo mahirap siyang ipasok sa lips, lalo na kapag hindi exfoliated yung lips. Pero ako, nung nilagay ko to, hindi din ako exfoliated and pasok naman siya sa lips kasi nga water-based siya. And then, in terms of longevity, guys, hanggang ngayon, nandyan pa rin siya sa lips and stain na lang siya. And by the way, guys, full disclosure, hindi talaga nagbalat yung labi ko the whole day. Hindi talaga. Kahit mattifying tong product na to. So, zoom in ko kayo para makita nyo kung ano yung final na output ng lips ko. Medyo pili lang yung mukhang dark. Pero kapag sa malayo, diba? Ayan, guys. So, mukha siyang patchy kapag naka-zoom in pa lang.
Ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko siya tinitignan kanina eh. Ayun oh, parang may border na lang. Patchy siya kapag tinignan mo mabuti. Pero kapag malayuan, mukha siyang maayos. Kasi maganda naman yung stain. May stain talaga, te. Ayun oh. By the way guys ah, so ang pinagdaanan ng labing to is agahan, tanghalian, merienda, and ayun lang. Hindi pa ako nag-dinner pero yun na yun. Madami na akong kinain as merienda. Yun na yung pinaka-dinner ko. Nang dahil sa stress test na ginawa natin, sabihin marami akong kinain. Tapos inom pa ng inom ng tubig sa office at medyo nabawasan na yung pigment. And yung stain na natira, yun yung itsura nung unang, yun yung kulay nung pagkaka-apply ng first layers. Basta, yung stain is kung ano yung itsura nung one layer lang. Hindi siya yung kung ano yung itsura nung kapag binild up mo. Parang ganun yung nangyari sa akin. Sa finish niya, mattifying talaga siya. Matte talaga yung finish niya. Sa packaging guys, okay ako sa packaging. Wala ng box. Hindi na kailangan ng box. Pero, downside lang dun, wala yung mga icons na hinahanap ko. Based dito kasi sa ingredient. Paraben free sila. So, I think cruelty free din. Usually, yung mga ganitong local brand is paraben free, cruelty free, non-comedogenic. Yung mga ganung klase. So, I think dapat nilalagay nila yun dito sa packaging. Tapos, yung manufactured date, wala rin dito sa packaging, wala yung expiration date na icon na yung container na 12 months upon open, yung nakabukas na container, yung mga ganong klaseng hinahanap ko kasi yun. Wala siya dito sa packaging. May nabasa ko, may flavorant siyang inad. So, ibig sabihin, may lasa siya kapag katinikman mo. So, yun nga, fail, yung mga ganitong klaseng mattifying, ano, medyo fail siya kapag roller ang ginamit. Mas maganda to kung sa Dofoot applicator. For the price point, okay yung price point niya kasi yun yan, nung nag-search ako kanina, bago ko mag-start ng video, nasa 100 to 120 pesos yung price range niya. 10 ml na rin naman. So, madami na rin yan and a little goes a long way naman sila. For quick drying, yes, quick drying siya. Hindi lang talaga ako nakapag-kiss test kanina kasi nagmamadali na ako. Gusto ko makapasok ng maaga para makapag-walking ako sa umaga. Hindi ako nakapag-kiss test. Pero, ito yung nagmamask kasi ako daily kapag nagko-commute ako. Pag nagmamask ako, syempre, eto, may transfer. Kita nyo naman na may transfer siya. So, hindi naman siya totally na kumakalat sa lips. Oo, nagka-transfer siya, pero hindi siya yung parang lumalabas dun sa pagkakalagay mo sa lips. Okay naman siya. Stable lang siya dyan kung paano mo siya ilagay. Lightweight naman siya. Hindi siya yung parang kapag kumain ka, parang dapat tanggalin mo muna yung lip product. Okay siya. Hindi mo siya mararamdaman na meron kang lip product. Lalo na kapag nag-mattify na siya, yung tuyo na talaga siya. Tapos stain na lang. Ganitong klaseng status niya sa labi ko. At super lightweight talaga niya. Feeling mo talaga wala kang lip product sa lip. Tapos sa scent, ang bango. May added scent to for sure. Nabango siya eh. O nga pala guys, kapag gagamit kayo nito, mas maganda ko isi-shake well before use niyo siya. Kasi nakita ko to, itong shade na to, yung Yumi, na ginamit ko sa lips ko. May pagka parang ano siya eh, yung shade na to, para siyang, pakita ko na lang. So, dalawa lang naman yung shade na meron ako. And swatch ko sa inyo. Ito yung Yumi. Ito yung ginamit ko sa lips ko. So, ayan yung Yumi. Parang may pagka old rose yung shade niya. Ayan. So, ayan yung Yumi. Tapos, swatch natin yung isa, which is yung Sophia. Parang may red, parang may pagka red orange siya. Diba? Ang hirap nilang, te, lumabas ka. Mahirap kapag ka natuyo na talaga totally. Ano ba? Ano na? Ayun na. Ayun! Ang hirap niya talagang parolyohin. Grabe. So, sorry, ang pangit ng swatch ko. Pero, ang hirap na talaga niyang iswatch eh. Ito yung Yumi and ito yung Sophia and Yumi. Ito yung ginamit ko as blush and ito yung sa lips. Medyo hindi siya nagkakalayo. Pero, ayun kasi yung itsura kapag binild up mo yung product. Ganyan siya ka-dark. Pero dito sa lips ko, mukha talaga siyang dark na dark kapag sa lips. Tuyo siya agad. Tuyo siya agad, promise, dito sa ano. Pero nagtutransfer siya. Kita nyo. Puti ito ah. Puti ito. So, ayan. Dinidikit ko lang. Hindi siya ganun visible. Pero pagka-swipe, ayun oh. May transfer siya. Pero powderized na yung transfer. Yung tipong transfer niya, hindi na siya basa. Tuyo agad siya. Parang yung powder na lang yung nagta-transfer. Texture and formula niya, liquidy siya, runny siya. And then, sa shade range, ipopop ko sa screen kayo lang yung shade na available para dito sa Super Powder Matte Water Stain nila na G21 yung brand. And then, guys, transfer proof, hindi. Smudge proof, hindi rin.
waterproof, lalong hindi. Walang dragging, may dragging effect kapag ina-apply, lalo na kapag roller lang yung ginamit mong applicator na to. May dragging effect talaga. Yung problem, hindi sa formula. Ang problem is dahil sa applicator, which is yung roller. Hindi naman siya nag-oxidize kapag through time, ah. Pero, nag-iiba yung shade kapag binild up mo yung product. Ganun. And then, hindi siya sticky kasi mabilis siyang matuyo, para siyang nagpa-powderize na dyan sa labi mo. Patchiness, nakita niyo naman kanina nung zoom in ko kung ano yung lagay ng lips ko. Medyo patchy siya, pero pagka sa malayuan, katulad nitong ngayon na hindi naka-zoom in, okay naman siya, diba? Hindi siya yung mukhang patchy. Siguro kung gusto niyo, mag-refill na lang kayo. Ako hindi talaga ako nag-refill kasi gusto ko lang malaman kung ilang yung based on sa wear time ko, kung ano itsura at the end of the day kapag hindi ako nag-retouch. Ang pinaka-importanteng tanong dito, okay ba siya for chaplip? Yes. Kasi hindi naman ako nagbalat. Yun yung number one din talaga. Isa yun sa mga importante na kung chaplip ka, dapat yung lip product na gagamitin mo is hindi magbabalat yung lips mo. Kasi nga chaplip ka, prone ka sa pagbabalat ng labi. Pero this time around, maganda tong product na to. And by the way guys, local brand to and support local. Ang ganda nung formula, mali lang talaga yung packaging. Pero all in all, formula is great. Pwede sa chaplip. Yun yung number one na concern ko talaga dito. Sa mga lip products na tinetest ko, dapat okay siya for chaplip, na nagmamattify siya, long wearing din, yung stain niya, nagtatagal. And ayun guys, so lahat yun approved for this product na tinetest natin. And sana masubukan nyo itong product na to dahil mura lang naman siya and student friendly yung kanyang price. So ayun guys, and if ever may gusto kayong product na pa-review, just comment down below. Also check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!